What is up, guys? Arby Dennis here. Simulan natin yung video sa isang magandang climb. Typical climb lang, no? Pag nasa city ka. Yung mga tulay. I think kaya naman natin. So, yeah. Typical city climbs, guys. What is up, guys? Arby Dennis here. Sorry, nawala ako kanina. Kaya kinapos ako ng hangin dun sa clip. Pinilip ko naman yung sarili. Yeah, we're back again at Vermosa. And before you continue this video... Sir, ay, iba na po ruta? Sir, medyo ano lang dito. May ayusin. Kaya sinara mo na. May ano po? May ayusin lang daw sa bandarap. Ah, okay po. Kaya dito po tayo, sir. Sana po ngayon yung ruta, boss? Sir, pwede, sir. Ah, dito na po? Doon lang pa, ikitin ko. Sige, boss. Okay, okay. So, ayun. Iba na pala yung ruta, guys. So, dito tayo. Check natin itong bagong ruta. And again, before you continue this video, do please watch it on a more higher video resolution. Kasi, yun nga, hindi naman, ano ba yung 2,000 subscribers para gandahan nila yung resolution at as low as 480p. So, do please watch it at least 1080p pataas. 4K mas maganda. Ay, climbs na naman. Yung konting climbs. Nakapagod. Ay, ito na ako. So ayun nga, balik na naman tayo dito, no? Ay, nakakapos na naman ako ng hangin. Ikot muna tayo, then I'll be back. Guys, nakaikot na ako, no? Kaya gusto ko dito. Simple lang naman. Konti lang yung tao. At sa ganitong oras, malamig. So, yun. Magbalik mo, climb ulit. Tara. Climb tayo saglit. Tapos dito patag. Sa ganitong oras malamig, no? So sarap. Sa video pala na to, I'll talk about the frame again at sa mga naging slight issues upon getting the frame maya maya after ng ikot. So yun nga, sarap dito, malamig, konti lang din yung bikers. Grabe itong nasa harapan. Talagang solid, solid. After nun, konting drops dito. Pinakayala niya yung previous katawan video dito yun. And eh, ako humato kasi nag-ride ako sa kabila eh, sa damismang danghari.
hindi ko mapigilan yung sarili ko. Medyo short lang siya ngayon, no? Kasi binago nila eh. Plan tayo spot. So ayun nga guys, sa video na to pag-usapan natin yung mga bagay na masasabi ko na maliit lang naman na issues sa bike na to. So nang dumating siya, medyo may mga konti tayong binawasan, pinalitan na parts to make it right. Like itong seat post natin, pang malaki siyang frame, so I have to cut a decent amount. And then gagawin pa mamaya, mag-insert ako ng video, papakita ko sa inyo kung gaano kakapal yung seat post, which is mag-consider ko na magandang quality. Tapos ito namang sa part na to, sa steer tube, meron siyang konting awang dito nung una. Hindi ko alam kung kamali lang ba ng pinadalang bearings, pero nung pinalitan ko na yung bearings, umu-okay na. Kaya kung makikita nyo, nipis na nyo. Kasi nung una meron dyang at least 2mm yung difference. Ngayon okay na siya. Lang naman. Tapos may mga paint issues dito, buti na lang dito lang sa part na to, which is na-mend naman, natakpan naman ng seat, ng crank. At pero din pala sinabi ko sa isang video, hindi ito system, oh, imbes na nandito. So yun guys, add ko lang to, no? Ito yung sinasabi ko sa video, napapakita ko sa inyo yung steerer tube tsaka seat post. Kahit kung bakit nasasabi ko na kahit pa paano quality siya. So, ayun. Ito yung galing sa Reacto 5000 natin na steerer tube. Ito naman yung pinagputulan ng replica na Pinarello, no? Set aside muna itong seat post. Ito muna ang dalawa. Kung makikita nyo, para sa akin, mas maganda pa rin yung layup nito, no? Kasi ito na nyo naman to. Pero UD daw kasi ito eh. Unidirectional. Unlike to my Viv. Ang natutuwa lang kasi ako dito, yung sukat niya, yung kapal na magkakagawa ng steer tube. Kaya, masasabi ko na quality talaga siya. Kung kukumpara ko ito rito, I think it's about 0.2 mm. 0.2 mm. Kung ikukumpara ko siya dito, ang kapal nito is about 0.3 mm. So, dun pala makikita mo na kahit pa paano, no, na mas makapal siya kumpara sa Reacto, no. So, kung sabihin na natin under sa regulations ng Merida na kahit 0.2 mm pwede na, at ginawa ng replica is 0.3 mm, pwede na, di ba? Maganda yung quality na talaga to. Then, ito naman yung seat post. Tignan nyo, pinipilit ko siyang i-flex or i-bend. Ayaw talaga. Yung, makapal din siya, kung makikita nyo, makapal din talaga. So, let's say, it's about, yeah, 0.3 mm from both sides, no? Tapos yung dito kasi panipis siya. Pero, ayun nga, makapal. Maganda rin talaga. So kung isipin niyo, sabi ko kasi sabi ko nga sa video, pang malaking frame siya, no. So I think mga ganito yung pinutol ko talaga sa seat post. Ito lang yung natira. Yun, again, kahit sabihin ko na 0.3 mm to at 0.2 lang yung sa Merida Reacto, na masabi natin na maganda yung quality
nung replica, I will still not advocate na sabihin sa inyo na bilhin nyo to, no? Kasi hindi pa natin alam yung full safetyness ng frame, no? Kaya hindi ko sasabihin na bilhin nyo siya, or if you're gonna ask me kung saan ko siya nabili, hindi ko sasabihin sa inyo yun, no? I will not say that kasi nga, it's a replica. And pangit naman kung i-showcase natin yun, no? And isang pansamantaga lang din naman to na frame. Okay? Sige, let's go back to the video. Hey guys, mapag-uwi natin. Simply because kaninang umaga, malambot yung gulong ko. Nilagyan ko lang siya ng hangin. Hindi ako sure kung may flat. And ngayon, medyo malambot na. So, nilagyan ko lang siya ng hangin. I think it's much better to umuwi na muna ako. So, ako pa naman sana mag-ride dito sa Maeda ang hari. Kasi may nabipeleton dito, pero... Ngayon, pass muna tayo. Muna tayo. Be safe. I'll end the video here. Hope you guys enjoyed this video. Thanks. Bye.